Lebrard Inc. for, nagkaroon po ako ng total permanent disability na separate po ako from the police service. Siguro nakuha ko din to dahil sa sobrang pagpupuyat, sa sobrang trabaho. Medyo masakit sa akin yan, kaya lang wala akong magagawa. I think the Lord na buhay pa rin ako. Ito na. Yung kamatayan sa pagiging police, eh, wala na siguro akong takot. Kasi police ako siguro. Anytime, I can accept that. Pero, siguro yung mga anak ko, mas malaking takot nila na mawala ng magulang. I thank God that I found laminine. Because when I take laminine, naging maganda yung pakiramdam ko. So, nung sinabi sa akin nung kumpare ko na, Mari, you take laminine, maganda yan. Nung itinay ko, maganda, nakakatulog ako. Yung aking nararamdam ko na konting kibot, parang masama yung pakiramdam ko, nahihilo, hindi ko maintindihan, nasusuka ako. Kasi ang pinakamahirap na kalaban dyan ay yung high blood. So, nagkakaroon siya ng pagbaba, pagtaas, nagpa-fluctuate siya. So, yun ang pinaka-trigger na bagay na kalaban talaga ng high blood yan. So, at the same time, yung heartbeat mo lumalakas. So, being a patient, stroke patients, lahat ng sakit na yan, andiyan yan. So, when I take laminine, iba na siya. Kung nakikita mo sa akin, before nahihirapan ako maglakad eh. So, ngayon wala na siya. Malakas na ang ano ko talaga. Nakakapagpanipanaog na ako, pwede na akong mag-aero, sumayaw-sayaw, pwede na yon kasi iba ang nabibigay na strength ng laminine. Welcome back po! Napanood din natin ang kwento ni Sargento Monton. Nagkaroon po siya ng stroke kaya siya nagpahinga sa serbisyo. Ano ho ba ang cause ng stroke? At saka meron ba tayong dapat ingatan o kaya bantayan na mga sintomas? Ang stroke is pag yung may area sa brain mo na nade-deprive ng oxygen. Kung anong area man yun at kung ano yung pina-function niya, yun yung magiging sintomas mo. Ang stroke po, dalawa yan. Sa amin po, tinatawag namin ischemic at saka hemorrhagic. Para madali nyo maintindihan, bleed or block. Bleed, katulad po sa aneurysm, merong ugat na pumutok, kaya naririnig nyo po yung anak ko, naputukan siya ng ugat sa utak, gano'n. Or pwede pong dahil po sa lifestyle natin, yung cholesterol, smoking, nabablock naman yung area na dinadaanan ng dugo natin. So kung ano naman yung hindi nadaanan, katulad na explanation ko, nagkakaroon ng sintomas. Ano po ba yung mga sintomas? Pwede pong headache, merong area na nagwi-weak sa katawan nyo, or merong numbness, or pwedeng simpleng hilo, pwede pong maging mga simptomas yan. Kaya, pag merong kayong nararamdaman, pumunta po kayo sa doktor. Bakit kaya pagka-stroke ang pinag-uusapan mga audience natin, lahat nakatabing yung mukha? Mahalaga, pag may simptomas tayo at ang suspect natin is stroke, 60 minutes from that point is very important. The person should be brought to a, let's say, best hospital. But how will we know kung talagang stroke siya? Tatlong test. Una, let the person smile. Pagka na-stroke yun, tabingi ang ngiti niya. Number two, let the person raise both arms. Kung paralyze yung isang katawan, isang kamay lang ang maitataas niya. Pangatlo, let the person talk. Kasi kung tabingi na yung mukha niya, nag-i-slur na yung speech niya. Kasi hindi gumagalaw yung kalahati. So, if you only see one of the three, it's already highly suspicious the person is having a stroke. Wow. Immediately bring the person to the nearest hospital because time is the essence. The chance of recovery is great if proper intervention is done within 60 minutes. Kaya dapat alam natin lahat to. Paano natin malalaman kung stroke? Kunyari, masakit ang ulo, o kaya nahihilo, high blood, mukhang high blood ngayon. Pero pag napansin ninyo na hindi makangiti ng tama, hindi makasalita na maayos, hindi maitaas ang kamay, huwag na magdalawang isip, dalhin na po sa hospital yung pasyente natin. Doctor, yung case ni Virginia Monton, ano pong klaseng stroke po yun? Yung tinatawag natin na cerebral infarction. Mm-hmm. Sa parang close brain aneurysm. Kaya po nagkaganon is that kagaya nga sabi ni Dr. Araya, kulang yung oxygen na dumadalo. It's probably because the carotid artery is blocked by some lipids from the blood or cholesterol crystals, kaya nag-block ngayon yung carotid artery, hindi ngayon makasupply ng enough blood and oxygen sa brain. Alam mo, Susan, di ba kinakwento sa ating tinginin ni Sargento,
na nakita na daw yung katawan niya, out of body experience na siya noon, no? E normally, diba, pag ganyan klaseng stroke, siyempre, bedridden na yan, parang wala na, wala nang functions. Si Sargento, sumasayaw pa ho. Bakit biglang she has complete control of her motor functions? The first thing is the amino acid, glycine and glutamate. It's the first thing that will react once a person takes laminine. Kasi on cases of traumatic brain injury, the neurons will not be functioning unless it's triggered. So once it's triggered, it will trigger the neurites to send and receive signals, yung axons and dendrites. Kaya ngayon, dun po nagkakaroon ng mabilis na recovery, yung mga adrenal glands will be activated immediately by the intake of the product. Dr. Arlie, how does laminine help aneurysm? Pag may pumutok na dyan sa brain. So ganito, ang magandang balita, sa katawan natin may nakatago ng mga stem cells. Pangalawa, sa katawan natin meron ng fibroblast growth factor. This is usually being activated itself by the body when the body is in a state of emergency, like having a stroke, for example. That will be activated. Now, when the person gets older, mukhang humihina na yung activation na yon. That's where now food supplements like laminine may probably come in because the ingredients coming from the 9-day-old fertilized egg contains fibroblast growth factor. That will stimulate the fibroblast growth factor within the body, and at the same time, that fibroblast growth factor will immediately direct the stem cells to go to the sites of injury that caused the emergency. So, nagkaroon ng infarct, nagkaroon ng lack of blood supply, lack of oxygen, mayroong aneurysm, pumutok yung ugat, immediately the body will be in a state of emergency. Stem cells na ang gagalaw dyan, tsaka gagalaw din yung fibroblast growth factor. Additional din po dun sa explanation nila, I have read studies regarding fibroblast growth factor has a role in giving signals to neuronal stem cell. So yung neuronal stem cell dyan, umuna yung neurons natin, yung mga cells dyan sa brain natin. So pag meron kasing infarct, that's the dead part na nung brain mo, kasi dyan na nga nagkaroon ng loss of oxygen supply. So kung ibabase natin dun sa fibroblast growth factor can trigger or give signal to the neuronal stem cell, so may posibilidad na makaregenerate siya uli ng neurons. When a person is in a state of coma, nakakatulong yung laminine? Going back to the amino acid, yung amino acid po na responsible dyan is the lysine and the tryptophan. It will trigger the two neurons to connect, the axons and the dendrites. Kaya nabubuhay po ulit, nagigising, because the signal senders will be able to send the signal, and then the dendrites will be able to receive the signals that has been sent by the axon. Kaya maganda po talaga ito sa mga na-coma. Ang dami na talaga nating mga stroke patients after so many years, nakabangon na, naglalakad na. Now, you have been explaining about this amino acid. Is it possible na I go to a generic or vitamin shop and buy lysine, tryptophan, and this and that, and put them together and drink mega dose instead of laminine? Pwede po, but it will not give the same effect that laminine can give, simply because laminine is synergistically blended together. It's an adaptogen, eksakto yung sukat po according sa pangangailangan ng katawan natin. Ayun. At saka wala po sila nung meron tayo na hindi sila magkakameron kahit kailan. Mm-hmm. Ano yon? The OPT9 and the fibroblast growth factor. Wow! Usually, the amino acids, three ang major functions. To build the body. Second, to maintain the body. Third, to repair the body. Wow. Yan ang role ng amino acids, okay, mga protein molecules. Now, who will decide which direction it would go? That is where the fibroblast growth factor comes in. The one that will direct the elements of the body where they should be. Pagbalik po namin, our doctors will answer some questions from our audience. Be Alive will be right back. To Be Alive, kasama po natin si Ziki Rabago. Doc, I've been taking marijuana po for so long. Is there a chance for my brain po ba na maging normal po ba ulit? Yes, in fact, the way you carry yourself now, the way you talk, you're already on your way to full recovery.
We're proud of you, Ziggy, and I hope all the other teenagers or people out there using marijuana will follow your footsteps. Just take Laminine. Ubus na naman po ang oras natin. At sana po iabangan niyo po kami sa susunod naming kabanata at sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa mga doktor natin. Fly high! Yeah! Be Alive would like to thank the following.